welcome back to the channel of Momshi and Trisan. So ayan, magagawa kami ngayon today ng kalamay ube. Kasi may nag-request sa amin kung paano daw gumawa ng kalamay ube. So tulong, ingredients lang yung kailangan natin. So meron tayong coconut milk, yan yung kakang gata na, yung pinakaunang gata sabi nila. Tapos meron lalagyan natin na condensed milk na ube. Tapos ini-optional lang guys ng flavoring. Pwedeng ganyan, pwedeng hindi niyo nalagyan kasi meron na tayong itong ube na condensed milk. Pero ako maglalagay ako ng konti nito. So, syempre yung ating glutinous rice, ayan yung ating glutinous rice powder. So tara na guys. So maglagay tayo ng 2 cups ng glutinous rice. Ayan guys, madali na magpasko. So, pwede nyo itong ipanghanda sa inyong noche buena. 2 cups. And then, maglalagay tayo ng 2 cups din na coconut milk para din sa ating glutinous. So, 1. And 2. So, i-dissolve na natin yan guys. So, gagamit pa tayo ng kakanggata pag luto natin. So, ganito lang natin. So, yun guys, dun sa mga nag-request ng paano daw gumawa, napakasimple lang nito guys. Tulong ingredients lang, hindi na tayo maglagay ng sugar. Kasi may gagamitin natin is yung ube condensed milk flavor. So ayan guys, nagdagdag pa pala ako ng 1 cup of water para maging ganito yung texture niya ng ating glutinous. So 2 cups na coconut milk, yung purong gata, and 1 cup na water. So ganito yung maging texture niya guys. So yun na guys, and lulutuin na natin to kasi ano na siya, dissolve na yung ating glutinous rice. So tara na guys. So yun guys, maglagay na tayo ng 2 cups ulit na coconut milk. And ilalagay na natin yung ating condensed ube milk. So, simpleng-simple lang to guys. Madali lang gawin. So guys, maglalagay kami ng ube flavor. Pero pwede hindi na kayo maglagay sa inyo. Ako gusto ko lang. Para mas lalong malasa yung ating kalamay ube. So guys, lalagay na natin. Mahina lang na yung apoy natin para masyadong ba. Guys, lagay na natin yung ating glutinous rice. Guys, mix lang natin. So, yun na guys, oh. Paunti-unti lumalapot yung ating, naluluto na yung ating glutinous rice. So, tuloy lang ang halo para ma-perfect natin yung
ating kalamay ube. So guys, yung toppings nito, pwedeng gumawa kayo ng latik. Ako kasi guys, ang gagawin ko yung shredded na coconut. Lulutuin ko siya ng may konting sugar. Pero pwede din guys, latik. So guys, nasa inyo kung gusto nyo ay latik. Kasi okay din yun, masarap din yun, mabango din yun. Ako, itatry ko lang yung shredded na coconut milk. Lulutuin ko sa may konting sugar. Papagawin ko lang siyang brown. Ayan, nakikita nyo guys, oh. Parang medyo nakakapagod na maghalo. Kasi ano na siya eh. Mamaya, lalaban na to itong malagkit natin. So, yan na guys. Yung oil niyo. So guys, luto na. Transfer na natin sa ating bilao. O, diba? Napaka-simple lang nito, guys. Ayan, guys. So, ano pang ginagawa nyo? Try nyo na to, guys. Hindi na natin masyadong... Then guys, maglagay na natin yung ating shredded coconut. Coconut milk. So, lulutuin lang natin to guys. Lagay natin brown. And maglalagay din tayo ng konting sugar para sa ating toppings ng ating kalamay ube. So guys, pwede nyo gawin yung latik. Okay lang maglagay latik. And maglalagay na ako ng sugar. Yan na guys, oh. Papabrown lang natin to. Then, lagay na natin topping sa ating kalamay ube. So, yan na guys. Ganito na yung texture ng ating coconut meat. So, konti pa and luto na to. Then, ilalagay na natin sa toppings ng ating kalamay ube. So, nilagyan ko to guys ng sugar and konting salt. Guys, lalagay na natin yung ating shredded coconut meat. So, i-slice muna natin to guys. Hi guys, so ayan na, luto na yung ating kalamay ube. So, lagyan na natin ng ating toppings. So guys, bago matapos ang video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe mga kamamshi. Kahit konting heart lang ang comment. So na guys, luto na yung ating kalamay ube. Yan. See our next video. Ciao!